So another kwento naman about sa elementary school sa Cotabato City, Mindanao, kung saan ako nag-elementary. And meron lang akong ikwento about the culto, about sa Osamis. Kasi nung bago matapos ang pandemic, nanood ako sa YouTube and sobrang natakot ako kasi sinabi nila na nanluluob sila sa mga kabahayan sa Osamis, sa Jensan at sa Marbel talaga na nag-invisible sila. And meron mga tao doon na binibidyuan sila na hindi talaga sila nakikita talaga. As in, yung mga gamit lang talaga ang nahahagis or nahuhulog or talagang nagpaparamdam sila. So ngayon, kung nangyari yun sa school namin, doon sa elementary school na yun, oo, nangyari yun. Kasi yung mga 90s, mga 80s na mga teacher doon, laging may mga nawawalang gamit talaga sa school. And yung mga bata na nawala doon, na parang dinala for the sport camping, ganyan, na dinala sa iba't ibang school or sa Manila. Kasi ang school na yon hindi siya accredited ng city talaga, na city mismo ng Cotabato City yung school na yon, because hindi nga nagkaroon ng gulo between the doon sa Ilog at saka sa mga Chinese at saka doon sa Cotabato City. So ang ginawa ng Chinese, then nga mayaman siya, may pera siya, yung sa twin mansion na yon, na one single mansion na lang, siya ang founder nung school talaga, na elementary school na yon, na twin mansion, na naging one mansion na lang dahil nasabugan siya ng bomba sa pamumuno ni President Quirino at ni Ramon Magsaysay at iba pa mga presidente. And pinaka-last na talaga is the President Marcos na talaga yung pinakahuli. Pero yung nag-founder doon, hindi siya politician, yung nakabili ng twin mansion. Nabili na yun ng Chinese yon, yung mansion na yon. Hindi na ano, ang may-ari nung North Korean, ang may-ari nung mansion na yon. And binili na nila yun sa Marcos talaga yung mansion na yon. At the same time, dati siyang ano talaga, kasino talaga yun, ang mayayaman talaga doon sa main city talaga ng Cotabato City. As in, nagpa-park sila doon ng mga Luxurious, mga gagandang sakyan, sport car talaga, na galing pa ng Iloilo, ng Negros, ng Sipalay, ng Iloilo City. Politician from Luzon, Visayas, Mindanao ang may-ari doon. Okay, about naman doon sa may-ari ng mansion na yon, and tinatawag nila siyang deaf Chinese, or hindi siya nagsasalita kasi tinortured siya eh. Based sa ano ko lang ang kwento lang ng lola ko, kasi parang ang bastos ng ano talaga, kasi gusto raw nung para mga bandido na yon, na from Osamis to Jensan to Marbel, na ikat raw yung kanyang harap talaga. So ang hindi raw niya pinakat yung harap niya, pero yung dila raw niya pinakat raw niya, kasi tinortured sila doon sa loob ng one mansion na yon, kaya wala nang bumibili doon sa mansion na yon, and wala na rin gustong pumasok doon kasi may mga nakaputi pa ng suit at mga parang mafia na na pumapasok doon na sa mansion na yung kahit wala na talagang nakatira doon. It means yung mga kaluluwa ng mga mafia ng city nandoon pa rin sa mansion na yun. Pero nung dumaan ako, nawala. May nag-cleanse, wala. As in, clearing talaga. Pagdaan ko doon, wala na akong patay na nararamdaman talaga. Wala na talaga akong naramdaman doon sa area. Kung ano yung nararamdaman ko na namanhid na ako sa 20th century, ganun na rin yung pakiramdam nung lugar na yung wala na rin akong maramdaman talaga. Ewan ko anong nangyari. But yun, kesa ikat ang kanyang prant, yung kanyang dila raw ang pinakinat, kaya hindi siya nagsasalita, and tinawag siyang hindi siya nagsasalita na Chinese talaga. Kung mafia siya,
mafia, yakuza, Chinese, Hong Kong gangsta, kinakatakutan. But there's ano talaga, itong gangsta na to, ano siya, maliit lang siya, the North Korean nga siya. Ang height lang niya is nasa 3'1". O 3'2 or 3'6 or mga ganun lang. Kaya sinabi ng lola ko, tuwing dumadaan ng lola ko doon, lagi yung sinasabi na, bukod sa hindi siya nagsasalita, ang bansot kaya niya, mayaman lang siya at nang galing niya talaga sa casino, kaya siya yumaman talaga. As in, king of ano raw, poker, ano raw siya, yung ano na yun, yung Chinese na yun. Kaya pag nung meets, bago last martial law talaga, kami ng mga magulang ko, nandoon pa, hindi pa nag-iwala yung nanay tatay ko, nakita ko pa siya sa office na yun, yung parang tumawid doon. Kasa tapos dito yung office niya, and then ano pa, gumagana pa yung bodega nung meets bago mag last martial law talaga. Pero nung natapos ng martial law, wala na, nag-abandon na talaga yung mansion na yon. And yun, basta North Korean siya. And ayun, yun ang kung ano man ang nangyari, kayo nang humusga kung saan siya ngayon, pero sa tingin ko patay na yun talaga, yung king of gangsta na yun na may-ari ng mansion. So yun ang problema, kaya laging sinasabi ng lola ko na namatay na siya, pero lagi pa rin siya naglalakad dyan sa mansion na yan. Kaya maraming mga batang napaprank talaga sa one mansion na yun na may bodega talaga. Yung last na naprank dyan, yung mga kapitbahay ko na mga bata, hindi na nakalabas dyan. Kamuntika na rin ako maisama doon, kasi buti na lang yung kapatid ko sa ibang na anak ng nanay ko sa ibang tatay, nung naghiwalay na sila, meron siyang nakasamang lalaki, tapos biglang iniwan sila, and then doon ako nakituloy sa nanay ko, and then inaalagaan ko yung hindi pa nag 1-year-old na kapatid ko, pero namatay na talaga siya. And very strange din ang pagkamatay no kapatid ko na yung babae siya, and hindi siya taga doon talaga, pero wala na siya, rest in peace. Next time pag napunta ako ng probinsya, pupuntahan ko yung puntod niya, kasi alam ko yung puntod niya. Ang nakakatakot lang talaga yung puntod nung half sister ko na yon, na siya doon, yung parang sinasacrifice ng mga kulto talaga, na pinupugutan nila yung mga bata doon, and hinahang nila sa mga puno talaga. Kung totoo, totoo talaga siya. And kung nasa US ka, nasa part yan ng Texas to polygamy na boundary, yung mga naghahang ng mga baby sacrifice na nilalagay nila sa puno talaga, to sacrifice, and new beginning of new aswang talaga, and it's happening in Antipolo talaga. Kaya nakakatakot sa bundok ng Antipolo, and it's happening pa in Baguio sa Layog Mountain. Kaya pag napunta kayong Layog, sa isang taon may nangyayari dyan, kaya huwag kayong pumunta doon bago mag New Year, kasi nagsasacrifice sila doon, and it's real culto talaga. And not only culto, kasi nga aswang na sila, and nangangaswang pa, and kumukuha pa rin sila ng life sacrifice talaga. Kung si Chekwa na may-ari ng mansion, ng maliit na lalaki na gwapo, na North Korean, na handsome boy ang tawag ko sa kanya, din nakikita ko siya doon, si Sando Boys, kung ano ang nakalaban niya at paano siya napalaya sa mansion, kulto ang kumuha sa kanya. Hinatak siya palabas ng mansion, nagkaroon ng barilan sa checkpoint ng mga Marines, and pati yung si Chekwa boy na yun na gwapo na North Korean, nakipagbarilan din siya. And meron pa mga bata na simula nung nakidnap yung North Korea na yan sa mansion na yan, dyan na nagkaroon talaga ng sacrifice life talaga ng mga bata dyan sa elementary school na yan.
dati nung pumapasok pa kami dyan, talagang binabantayan kami ng mga sundalo talaga, as in 24/7, and nakakailang talaga mag-flag ceremony kasi yung pakiramdam na parang nasa kulungan ka, na nakatingin talaga sila sa'yo, and then lagi sila nakatingin sa amin, and parang naiilang kami mag-flag ceremony kasi para kami nasa refugee camp. And nung time na yun, hindi ko pa natanong sa lola ko what's the real happen, why binabantayan kami doon. And then nung sinabi ng lola ko na this place is a refugee camp for President Kennedy, and sabi ko, wow, mag-iimpake na ako ngayon. Sinabi ng lola ko, saan ka pumunta? Sabi ko, ayoko na dito sa lugar, ayoko na, refugee camp to ng President Kennedy na yon. And then sabi ko, hindi ko pa nakita mga president sa Amerika talaga kasi shout out to Mindanao, not allowed to shout out the president of the US kasi pinagbintangan nila yung US raw, ang the one who poisoned the brainwash the Filipino in Mindanao not to go to education issue, but it's not true. The American go in the Mindanao to teach the Filipino not to be ignorant, but the Spanish who do the poison to all Filipino not to go to school talaga, sabi ng lola ko. So ayun, gusto ko lang ikwento nga about doon, kaya wag kayo, kung gusto niyo sa Mexico kayo tumira, harangan niyo yung boundary from US talaga. Wag ganun, may mga Mother Earth tayong lahat. So ayun, yun ang problema ko talaga. And then lagi kong kinukwento sa lola ko ang about anong nangyayari sa school, and sinasabi kong the teacher doesn't want to shout out the president of US, and sabi ng lola ko the President Kennedy is the president Catholic ng US, and pinadlock nila yung library talaga sa Mindanao not to Google or search about the what happened outside the America talaga. Kaya shout out to Cotabato City, open the library, so the upgrade the library from Luzon, Visayas, Mindanao, so the teenager is not to be ignorant to do something or experiment to themselves talaga and go to the library or Google or YouTube para hindi sila ma-ignorate talaga. So ayun, kung yun ang tawag sa kanya ng lola ko, na yun raw tinorture siya and kulto ang nakalaban niya, kaya siya nahirapan talaga, hindi siya nakalaban talaga, malakas siya, gangsta siya, matalino siya, but the kulto raw talaga, kulto ng US din ang nagpabagsak sa kanya, and until now they're go to other place, to another place to sacrifice life of all kids, and gusto nila ng mga baby talaga na isa sacrifice. So please take care all of your kids out there. Talagang they're all over the place now, even in Luzon, besides Mindanao, and all over the world. And because I have the third eye, I saw that, and then I go in that place in Sultan Kudarat. If it's I feel it when it's mid 90s, I go to feel if it's happening the culto, and yes, it's happening the culto. Ang nangyari, hinabol kami, and then I have child neighbor na friend, and nahirapan kami kung saan kami talaga papasok talaga or paano kami lalabas sa area, as in ginugulo niya talaga kami, and naabot na kami ng mga 5:30 talaga. And then sabi niya ewan ko, hindi kami umuusad, just in the middle of the farm, we cannot go anywhere, and parang ang dami nilang nakasunod talaga sa amin, and para silang mga walker na nag-invisible talaga. And sinabi ko sa sarili ko na if I done this one, if I come back to city, I will not do anything or expose about culto or about this place nga. And because the
mayor and Sultan Kudarat had a happening when I visit the Cotabato City. Kayo na magusga kung kaya sila pinasok sa City Hall siguro dahil dun sa mga kulto na iyon. Hinabot talaga nila kami and nahirapan ang kasama ko mag-isip kung saan kami dadaan and tawa kami ng tawa. And dahil siya ay kumbaga kalahating tao and aswang na siya, nahirapan din siya dahil talagang ina-absorb niya lahat ng brain namin para hindi namin mahanap kung saan ang highway talaga ng kalsada. Kung hanggang ngayon nandun pa rin sila, oo, kaya nahirapan talaga ako mag-focus talaga. Imagine mo, from city to airport talaga, hindi ako makahinga talaga, pawis na pawis talaga ako. Ganong kalala talaga, kasing sinakyan ko, wala akong kasama talaga sa commuter talaga. Wala akong kasama, pero parang chinuchok talaga ako papunta ng airport talaga, para kung ginaganyan talaga. And then, nung na kami sa tulay, malapit ng airport talaga, lalong nag-i-intense talaga, hindi ako makahinga talaga. And then, pagdating na ng airport talaga, nang ganun-ganun na talaga ako, hindi nahihimatay ako. At the same time talaga, buntis pala ako. Ang ginagawa ko, nagpe-pregnancy test ako ng pregnancy test. And ayun, nawala na ang baby. Hindi na ako pregnant ngayon. Nahirapan talaga ako. And then, sinabi ng mga Marines, tulungan nyo, dahil mahihimatay na. And then, kailangan ko pa magbayad ng 6,000 for the luggage and wala akong pera talaga na gano'n kasi hindi nga ako nag-ano talaga ng kikip ng barya talaga. And then nainis ako, ang ginawa ko doon sa malapit sa bundok, doon sa airport, doon ako binababa ng mga tricycle na yun. Tapos nagtatawanan sila and sabi ba taga malapit na habang lumalapit, sabi ko, di ba dito yung salvation ng mga bata rin, ng sacrifice na, sabi, oo, dito nga, sabi ko, ibalik nyo ako sa baba at ihagis ko lahat ng mga ng mga gamit ng laman ng maleta ko. And habang hinahagis ko, sabi ko, ito na lang may offer ko sa inyo, ito na lang may ibigay ko sa inyo, parang nag offer ako ng kung ano yung laman ng bag or ito na lang ibibigay ko kasi yung mga kaluluwa ng mga bata nandun pa rin sa bundok, parang inaantay nila yung mga mahal nila sa buhay na bisitahin sila doon. And ayun, natakot ako and naawa ako, kaya ako pinanghagis yun para meron kasi naniniwala ako pag nagbigay ka ng mga ganyan talaga, tapos yung mga kaluluwa madidistract sila kasi kamunti ka na ako doon sa falls talaga, kaya pinanghagis ko para doon pumunta yung kung sino mga aswang or invisible madistract, may mga books, may mga damit, yun pinanghagis ko doon, sabi ko hindi ko nadalhin lahat, pero nandun pa rin sila sa part ng bundok na yon na may falls talaga. So ayun, yun lang yung nakaka talaga sa Cotabato City. Ang daming mga kaluluwa na naghahanap ng hustisya, na nandun pa rin sila sa lugar, pero nababawasan na sila. Kung pupunta ako dun sa boundary, ewan ko, next time pag nabisita ako dun, pakiramdaman ko yung sa mga puntod na yon. And also bibidyuan ko yung mga puntod doon kasi nandun lang nakasalpak yung ano, yung libingan ng baby na yun eh, hindi pa siya nag 1 year old talaga, so yung mga 8 months, 9 months, mga ganun. So ayun, na ano lang ako about that, kung totoo yung kulto, totoo talaga siya, na inabol nga niya kami. And ang kulto talaga, mahilig siya manghabol sa mga bata na innocent. At the same time, ang mga bata na not to experience relationship or very innocent kids or mga bata talaga na innocent na hindi nakakaranas na mga harassment na ganun. Yun talaga yung sinasacrifice nila doon. And karamihan sa mga ganun, mga baby talaga yung mga dinadala nila doon. And doon kami na-distract talaga. Parang yung utak ko, yung third eye ko, parang napa-flash out din talaga habang hinahabol kami. As in, natulala ako and wala akong maisip din na idea paano kami lalabas sa area. And then nag-usap kami na, ano nang nasa isip mo? May maiisip ka pa na idea? Sabi ko, wala.
Hayaan na lang kung mahabol tayo, patayin na lang talaga kasi wala akong maisip na idea kasi na-distract talaga ako. And then yun, nagtawanan na lang kami na pag nakaalis kami doon sa area na yun, hindi na kami babalik doon. So yun, hindi na kami bumalik doon. Yun lang, gusto ka ng story kasi wala sila doon sa lugar na yun, sa ilong nung pumunta ako. So ayun, gusto ko lang ikwentong about doon. So totoo talaga yung sinabi nila sa Osamis na kulto talaga nananakit ng mga bata. Totoo talaga yun. May experience yun ng ano, ng sa Cotabato talaga. And lagi pa nila pinapatay talaga yung mga kuryente. Inabot pa ng 3 hours to 2 hours. Ewan, ang hilig nila sa madilim, ayaw nila sa may liwanag talaga. Pero tulog sila sa umaga pero gising sila sa gabi. And kung makikita mo sila, hindi na sila tao, walker na talaga. And yun ang tao ngayon sa city talaga. Kaya itong ano na to, ang problema dito, bakit nila pinapatay yung ilaw talaga sa city? Kaya yung mga tao talaga hindi naglalakad ng gabi talaga. Walang naglalakad doon. Hindi katulad dati, may mga bata talaga naglalakad. Even ang mga homeless talaga, tumatakbo talaga sila, konti na lang yung humihiga talaga. Kung merong mga humihiga doon, yun yung malapit sa merong security guard at saka doon sa hotel talaga na may ilaw. It means, hindi lang pala akong nakakaramdam kasi ultimo yung mga homeless doon at yung mga tambay doon, tumatakbo rin sila para umalis talaga, sinasaktan sila. And then ayun, so anong nangyari, yun na nga, meron doong mga na-sacrifice, totoo yun. And ayun, kaya nung nakita ko yung si Paolo talaga, pumasok sa isip ko talaga yung kamukha nung naging ano namin, parang schoolmate namin na kinidnap nung grade 5 talaga na ang usapan lang raw magsuswimming. And then parang na ano siya, naging first championship siya ng Cotabato City, represent Cotabato City na swimmer talaga na champion. And lahat kami talaga sa school na mga babae, lalaki, gusto namin sila makita in personal talaga. And ako curious ako nung time na yun, sabi ko gusto ko rin siya makita in personal talaga kasi sabi ko wow, nakaka-amaze kasi nakapasok sila ng finalist, ng champion, and papunta sila ng Bicol. And sabi ko oh my god, dapat ano rin ako, kasama rin ako sa mga sport na yun para mapunta ako ng Bicol na rin. Ano, gagawin ko lahat para mapasok ako sa mga sport, ganyan. And then, sinabi ng lola ko, oh, sige, pumunta ka ng Bicol kasi doon yung mga chahin yung nakidnap noon, hindi na bumalik dito. Pagka-graduate ng high school, doon na nag-college sa Bicol, hindi na nabalik ng Cotabato City. So, sumunod na rin kayo doon, sabi ko. Ako pwede ako pumunta doon. Ang problema, wala akong damit na ma-offer, wala akong mga sport na ganyan kasi hindi raw kasama yung mga damit, yung mga gagamitin sa sport, ganyan. Sabi ng lola ko, buti nga, hindi ipoprovide kasi hindi ka naman papayagan papunta doon ng Bicol talaga. Dahil ang layo-layo nun. At saka Manila na yun, sa liblib na lugar pa yun sa, ano, sa may Luzon. Sabi niya, sa Manila. Sabi niya, doon nawala ang mga chai nyo, ang mga tita-tito nyo, kaya hindi na nabalik dito sa Cotabato. Kaya, nung nag-vlog ako na gusto ko talaga pumuntang Bicol, ang pamasahe doon, ang mahal ng pamasahe, 2,500 pesos and also 8 hours drive. Sabi ko, natakot din ako kasi parang naalala ko, lola ko, paano ko hindi nga ako makabalik ng Manila kasi nung bumaba ako ng Cotabato, alanganin talaga kasi nahirapan din ako bumalik talaga ng airport talaga. Kaya shout out sa ibang mga personnel, kung sino man kayo, mga investigator or mafia or mga gangsta or kung ano man ang ano nyo, ang hirap talaga pasukin yung probinsya talaga ng Mindanao kasi
iba pala ang kalaban, hindi nga sila buhay, yung mga invisible talaga, kaya ang daming na-missing talaga ng mga gamit ko talaga. Parang pinaglalaruan nila ako, tas nagtatawanan sila. Pero hindi sa gusto nila nakawin, gusto lang nila alisin sa hotel, tas ibabalik, tapos ganun, tapos ibabalik. Tas meron pa doon mga naninilip na nagbibihis, na tumatawa sila, nakita sila guro nila ako doon na nagbibihis, hindi ko alam. Pero ayun, yun yung mga hinahunting din ng kulto para maging member nila, yung mga tao na merong invisible ano talaga, na katulad sa London, sa British talaga, or sa mga Scotland, mga ganong mga invisible tip talaga ang kinukuha ng mga kulto para maging kasama nila sa member nila talaga, para gawing masama. So ayun, yun lang. Kaya kung mabisita niyo yung lugar na yun, ingat-ingat na rin talaga, dahil mahirap talaga siyang pasukin talaga. Dati pa, tingnan mo ako, ang tagal ko na doon sa ilog. Tumawid ako doon, high school na ako, nakatawid talaga, yung makatawid talaga din. Ang hirap talaga tumawid, hindi ko alam. Pero shout out doon sa North Korea na yun. Siguro bumalik siya doon, pinalinis niya yung mansion na yun, or meron na siyang meron nang nakabili doon sa mansion na yun, or mag-move in, move out na kayo sa ano nyo. So ayun lang, ingat-ingat na rin sa pagkuha ng mga babies, para i-sacrifice talaga din, nakalahati na yung lugar. And kaya very sensitive sila about sa mga bisitang dumarating, kasi nga dahil doon sa mer mga na kumukuha sa mga bata para i-sacrifice talaga. And isa na ako sa laging inahabol din noon. Kaya pagtungtong ng alas 5 ng hapon, umuwi talaga ako, kasi nanap ako ng lola ko na baka raw mapunta kami doon sa lugar na yun. Dahil mahirap nga siyang puntahan talaga. Mahirap siyang puntahan, dahil pag napuntahan mo na, mahirap ka na makabalik, pabalik ng city talaga. So ayun, yun din yung kasi nakita ko na yung naging abandon na yung city hall sa May Sultan Kudarat talaga. It means pinasok talaga nila yung area simula nung nagkaroon ng COVID talaga, doon nagsimula lahat yan. Kaya kung ina-attack man nila ako, kahit saan ako pumunta, Luzon, Visayas, Mindanao, and international, or even I go in the Hong Kong, or I go in the Singapore, or I go in the other country like Malaysia, and I have lots of place to visit outside the Philippines. So I don't wanna shout out who's the country it is, but marami na akong napunta mga country talaga. And wherever I am right now, or I'm outside, or wherever right now, lagi pa rin sila sumusunod talaga sa akin to do something, or gusto talaga nila akong saktan. And kung nagme-meltdown yung third eye ko, oo, nagme-meltdown, nakukuha nila lahat ng energy ko. And kaya minsan nakakalimutan ko na rin lahat. So ayun, gusto ko lang i-shout out, and hindi lang ako sa Luzon, besides Mindanao pupunta, I go in other country outside the lilibutin ko lahat ng country to expose and do awareness and maayos na protesta, na hindi kailangan ng maraming kasama, mag-isa lang akong pupunta, and I do lots of awareness. So ayun, kahit saan ako pupunta, outside Philippines or inside the Philippines or in the province or in Mindanao, the voice to skull always following me wherever I go. I don't know. So, yun lang yung problema ko. And about doon sa kay ano na yon, kung sino ang kamukha ni Sandu Boys, gwapong Sandu Boys ng mansion na hate ng lola ko. Then
lagi niya sinasabi raw na naging sila raw ng tita ko sa lugar na yon. Kung totoo, totoo nga. Kung meron sila naging anak, meron. Kung saan yon, hanapin nyo sa norte, sa Pangasinan. So, ayun lang. Yun lang yon. Kaya sinasabi ng lola ko, huwag sumama kay Sando Boys talaga. And, weird kasi parang kami magpipinsan kung kami lahat napunta kay Sando Boys. So, ayun lang, friends! Gusto ko lang i-share! There's no safe place to targeted individuals like me. Magigat tayong lahat kasi mukhang lahat kami ay pa-North Korea na lahat talaga. Sino ba nga atras sa mga gwapong Asia, na mga Hong Kong, na mga apam talaga, na mga K-pop, na mga gwapo talaga? So, ayun! Kaya tinatanong nila ang mga anak ko kung surrogate ba o intercourse, natural birth ang mga anak ko kasi tinatanong nila sa Caloocan na apam, guwapo, Chinese, oh my God, gusto namin magpa-selfie kay Hiro, kay Gabi, totoo yun, natural sila, walang enhancement. Kung nag-hi and hello sila sa kanto sa Caloocan, oo, totoo yun. May mga bata doon, mga teenager, tinatanong nila si Hiro, si Gabi, kahit sino na mapapalimun talaga. Ang tanong kung gangsta ba kami, hindi. So, ayun lang, friends. Gusto ko lang i-share. Shout out sa Norte. Kasi sinabi nung sa Norte na politician na they get all my poster in the front of the city hall. And I don't know who's that. Ganun siya. At tapos meron daw siya cousin of Paolo. Ganyan. Yan, meron raw siya mga ganun. I'm talking to my cousin Paolo, ganyan. Kamukha talaga siya ng ano, ng nakatira sa mansion sa ano, Cotabato City, yung ano na yun. Taga-Norte na yun. So, yun lang. Gusto ko lang i-share.